ako, Billy. Tingin mo ba hindi na ako kukulitin ng Joshua na yun? Ikaw naman. Kilala mo naman yung si Joshua. Patay na patay sa'yo yun. Kahit anong gawin mo, liligawan at liligawan ka nun. Uy, hindi ah. Hindi ko naman ngayon dahil alam niya may boyfriend na ako. Baka tigilan niya na ako, di ba? Hello, naalala mo ba? Girlfriend nga nung kapatid niya, inagaw niya eh. Yan pa kayang si Abby, hindi niya naman kaano-ano yan. Subukan niya lang nung. Mas malakap kaya si Abby sa kanya. Walang wala siya dun. Op! Teka. Akala ko ba, kunwari-kunwarian lang yung pagiging mag-on yun ni Abby? Bakit parang feel na feel mo? Hey, Billy, alam mo, ikaw na nag-iisip niyan. Ano na eh! Uy, hello, halata namang bet mo si Abby. Ibang-iba na talaga ang panahon ngayon. Isipin mo, gumigimik na rin yung mga millennials at may nalalaman pa silang one minute. Kaya, ingat na ingat ako kay Mariko. Eh, matino naman yung anak mo, ate. Wala pa ngang boyfriend, di ba? Ay, naku! Nung isang araw, sinabi niya na boyfriend niya yung panganay mo. Naku, buti nalang binawi niya. Eh, sinabi lang pala niya yun para lumayo daw tong Joshua na to. I have no objections to that. Anyway, gusto ko naman si Mariko para kay Abby at saka nasa tamang edad na silang dalawa. Pasensya ka na, Beatrice, ha? Hindi pa kasi nakukuha ng panganay mo ang tiwala ko. He's a good boy, Susie. Trust me. Oo nga, ate. Pero alam mo, itong si Joshua, parang umuubi rin naman eh. Siguro talagang tinamaan na kay Mariko. Parang si Yuan kay Billy. Ay nako, basta ayoko talaga. Yung Joshua, yung Abby. Ay! Hello po, tita! Hoy! Hello po! Hello! Tita Beatrice. I heard kayong dalawa na ron ang anak ko. Mami, ano po sinabi po kay tita? Di bali po, babawi naman po ako eh. Ano po kayang pagkain ng gusto ni Abby? Are you sure? Magluluto ka para sa kanya? Opo. Pwede niyo po ba akong tulungan? Of course. It will be my pleasure. Sige. Sige po. Mag-aayos lang po ako. Kita, mami. Ate, handa ka na bang maging balae itong si Beatrice?